ganun nga talaga. Pero ito na nga, sa lahat ng mga nakatutok dyan guys, once again, welcome sa aming stream. Good morning po sa inyong lahat. Pa-share naman ng aming stream. Maraming salamat mga boss among Idol Lord. Good morning guys, mga Team Puyat. Hashtag Team Puyat talaga tayo dito. And of course, huwag naman kayo mag-alala, no? Kahit nagpuyat kayo, alam ko naman na itong game na to is magiging exciting naman siya. Kasi for me, HellRaisers and Darkside, one of the best teams dito sa CIS. So let's see, HellRaisers, 5-man smoke dito. Naghahanap sila ng papatayin kaso nasa taas yung tatlong heroes ng ano dito, Darkside eh. Ayan natin, makikita siguro nila si Chen or si Ember. Ay, hindi na. Wala na. Hindi na, nag-expire na yung smoke. Napapansin ko sa mga offlaners natin, no? Most of the time, parang 9 out of 10 games, rate ban talaga yung choice nila. Yes. Siguro, mag-aaral tayo ng patch wherein tatanggalin na uli yung mga additional stats ng rate ban. Kunyari, armor, wala na sa strength hero naman yung HP regen, sa null talisman, pagkakalam ko mana pool, mana max mana, sino ko matatanggal siya eh. Na-nerf na yun eh yung mga ganyan. Dati ang lakas niya, naalala ko pa yung storm spirit na lima na null talisman tas arcane blink. Oo, ganun lang yung item. Ang tagal na ng nang talon niya dito sa ultimate niya. So siguro, malay natin. I feel like ang kung may i-nerf man itong manga. Kasi lagi na tong ganito yung mga build lately eh. Sobrang daming manga. You don't need tangos if you have a lot of mangoes kasi nga meron namang regeneration 'yan na naibibigay at nagsa-stack yung regen. So siguro yung magiging patch niyan hindi na magsa-stack. Mga ganong Either hindi mag-stack or tanggalin na talaga yung regeneration. Oo. Pero dadagdagan ng konti siguro mana and papataasin yung price nitong mango. Feel ko ganun. Pero sa lahat ng mga man-nerf na item, siguro Glyph Nier or Falcon Blade para sa akin. Falcon Blade. Kaya nagiging viable yung Lina sa Falcon Blade eh. Tsaka ang mura din kasi ng Falcon Blade eh. Ang bilis lang bilhin. Mm-hmm. Tapos ang daming na ibibigay. Nakakapagbigay ng stats, nakakapagbigay ng damage. So I think, yun nga, possible nga na manonerf yung Falcon Blade. Actually, ganun naman talaga yung sa Dota eh. Parang iibahin talaga. And lalo na pagpapunta na sa Major, syempre mag-iiba na din yung mga plays or mga plays dito sa mga teams. So, of course, tingnan naman natin dito. Bottom lane, it's Chen and Void against this Primal Beast tuloy. Beastmaster and Rubik. Sa akin, pag Beastmaster nalilito, lagi ko rin nasasabi Primal Beast or Brewmaster. Oh, Brewmaster. Same. Diba? Silang tatlo. Play-by-play knows. Nakakagulo din kasi. Tsaka isa pa, Earth Splitter, Split Earth. Akin, Rolling Thunder tsaka Rolling Boulder. Oh, yun din, diba? Medyo so, mga nakakalito, diba? Pag ano talaga, pag mga skills, pare-parehas lang. Pero top lane dito, solo. There's the avalanche from Roger. Solo though, he's kind of tanky. Pero kailangan niya tumakbo. But the Leech Seed heal. One more hit though from Roger is enough to get that first blood. Yep. Nag-benefit yung pagkuha. Nag-benefit agad yung pagkuha dito ng Tiny ng Windlays. Kasi usually, mga Tiny, ang daming manga. Sabay biglang mag-salve. O kaya, Recta Boots, ganun ginagawa. But this time, Windlays. Nag-pay off yung pagbili niya dito ng Windlays. And take note ha, kaya lang talaga namatay dun sa solo, sa first blood natin, nag-overextend siya kasi tinatry niya na i-zone out dito yung Tiny. And pigilan itong side pull. So, ayun lang, medyo ano lang, napahamak siya sa ginawa niya. Pero hindi mo masisisi. Minasa carry, ayaw mo yung support mo na hindi kinokontest yung side camp, di ba? True. Siyempre, para makapag-farm ka ng maayos, di ba? So, siguro naging confident din si Trent doon na mag-overextend a little bit. Kasi nga, yung kinuha niya na skill, Leech Seed with Living Armor. So, I feel like meron siyang dalawang heal. Kaya naging, ba't ka nagsismile? Man, yung Keeper of the Light, nakapaglapag ng dalawang sentry doon, hindi niya ma-deward. Dalawang camp block dito, dalawang sentry ginamit, hindi niya ma-deward. And sad life yan for a Keeper of the Light kasi gusto mo nakakapag-jungle ka. Pero commercial break, namatay doon si Antares sa ating bottom lane na yun. Yeah, hindi lang natin nakita. Pero it's 2-0 na in favor of Darkside. Pero top lane, eto na naman.
Bakbakan na naman. So, itong... Ah, yan. Daming manga. Okay. Akala mo para sa Trent? Para sa Medusa yan. So, eh. Para sa Medusa pala. Ano naman talaga yung role ng support eh. Parang kung ano yung sa akin, sa'yo na din. Oo, oh, diba? Parang mag-asawa, no? Kung ano meron ako, meron ka din. Kung, bale, kunwari, yung kay Medusa sa kanya lang, pero yung kay Trent, kay Medusa din. Ay, one-sided. No, one-sided. Parang ganun naman talaga. Uy, magpaka-ah, okay. Parang free TP na lang siguro yung ginawa. Yep. Mas mag-ano ka din eh. Mas magbe-benefit ka kapag nagpa-deny ka lang talaga sa tower. Although mas matagal, pero at least safe na safe, diba? Pero dito sa baba, Ramses, gusto niyang patayin ito si Beastmaster, pero medyo mahirap pa nga ata. Parang, for me, wala masyadong kill potential pa talaga tong Void and Chen sa baba eh. Except na lang kung masyadong lumalim na tong dalawang to, yung sa HellRaisers. And sa ganitong klaseng lane, feel ko, farming lane to para kay Ramses. Although pwede siyang maging aggressive, of course, hindi mawawala sa lane yan. Pero ang priority dito ni Ramses is to get the last hits, get the level sa lane, stay as much as possible. Kailangan niya madepensan dito yung tier 1 without dying. Kasi ayun lang naman talaga yung magagawa mo kapag meron kang Chen na support. Not unless kumuha ng purge and then may dilation ka. Pwede niyong itry kumuha ng kill. Pero sa top lane talaga, yung back-back. Ah, si Medusa, yung gusto nilang patayin. Roger with the body blocks, but I guess okay lang din si Medusa. Trent has that living armor. Pero yun nga sa baba, no? Also si Void din kasi on going for a Midas na din naman. So, if ever na hindi naman siya, actually okay lang din yung farm niya, pero yun nga, to boost out his farming mechanism is to that Midas right away. First item agad. Total meron kami doon sa kalaban, feel ko mag-Midas si Ramses. Pero speaking of Medusa, there's the avalanche and the toss. Medusa though, the living armor, nakapagpabuhay sa kanya. Si Roger pang ata mapapahamak, pero DK Fogus will still get the kill with that swarm. Uy, Babel? Grabe naman yun, pumapasok si Kuya mong Ember. Grabe ka, Rabel. Rabel since day one. Or Rubik pa nga, oh. Eto, gugusta pa. Oh. Pero wala na mana. Wala na, wala na mana. Calm down, boy, calm down. Pero yung sinabi mo, this game, okay siya hindi mag-Midas into Massive Madness para masabayin niya yung Death Prophet. So, kailangan Massive Balance Maelstrom para masabayin mo yung power spike ng Death Prophet. Pwede rin siya mag-Midas dito kung gusto niya masabayin yung Medusa sa farm, Rabel! Muntikan. Uy, aabutan pa ba? Hindi na. Akala ko mamamatay na yun eh. Grabe yung damage na nabibigay na itong Keeper of the Light as with the Rubik. Pero there's the gangs from solo. Okay? Hindi na itutuloy. Kung ano man ang nakaplano. Yung sa lahat ng lanes dito ng Darkside, ang ganda ng pinapakita nila dito. Actually, winning na winning nga talaga sila lahat ng lanes. And that's very crucial. Kasi kung titignan mo yung draft, dapat HellRaisers yung gumagawa nun. You have the Kotal, you have the Beastmaster. So, kailangan kayo yung lumalaman talaga early stages. Diba? Void lang ng mga tapat nyo, diba? Wala pa naman damage yan. Medusa, may Mystic Snake sa lane. So, di, nagiging aggressive din kasi talaga yung Darkside. Tingnan mo, oh. Hindi na nila pinapahinga tong Medusa. And there's the slow from the Trent. I think Medusa, makakatakbo naman siya. Makakatakbo ba? Wala na siyang mana dito because of that avalanche. He needs to run away nga talaga. But there's the toss back and the Spirit Siphon. I think Medusa, mamamatay nga siguro dito. Unahan ko na, nandito na din si Ember with a sleight of fist. Ang ganda nung nangyari dun sa Ember. Bukod sa medyo winning na siya sa ating mid lane, nag-iwan pa nga siya ng Remnant before going to the top lane. Nakakuha siya ng kill and now he's back onto farming dito sa mid lane. Usually, ganito yung mga kulang sa mid laners na napapansin ko. Lalo na ako, minsan nakakalimutan ko ganito pa nag-Ember ako. Kung gagang ka, dapat mag-iiwan ka lagi talaga ng Remnant sa lane. Para wala kang idle time na maglalakad back to the mid lane. Para kuha mo talaga yung XP. Yes, pero HellRaisers dito, syempre, naisip nila si Medusa nahihirapan sa top lane. So, that's okay kasi marami naman silang stacks. Ah, okay, si Beastmaster pala muna kailangan. Yung kukuha. Feel ko kailangan. Medusa, wala pa siyang sapat na damage para makuha ng stack in the first place. And then, Miero, kailangan niya na itong stacks para mag-dominate siya sa bottom lane. Para makapunta yung Medusa sa bottom lane, doon siya dapat mag-farm. So,
Ganda naman. Speaking of this Beastmaster, there's the Sleight of Fist Searing Chains. Tatayo lang yung Beastmaster natin dito. Roger with the body blocks. Another Sleight of Fist will get that kill. It's a killing spree na for this Ember Spirit. Ganda. Yung lahat ng mga rotation dito ng Ember, nagpa-pay off ha. Pero yung EXO ginamit sa top lane. Kaso magti-TP out lang and I don't think the damage is enough yan. Wala. Yun din kasi downside nitong Death Prophet eh. Wala siyang pang-cancel ng TP. So pwede ka lang TP sa face. Yep, kaya minsan kahit hindi siya Yules game, nakikita natin yung mga Death Prophet nag-Yules na talaga. Lalo na kapag kalaba mo kanya, Red Ranger Sniper, na gusto mo nga hindi makapag-TP out lang sa harap mo. Ako, pero yung Medusa, from top lane to mid lane, gustong-gusto patayin. There is the gaze, kaso I think hindi ata nila mapapatay yung Medusa. Pero si Rebel, ah, grabe, sobrang kulit na ito. Kung san-san napupunta. Ganyan ka mag-Ember eh. Ayun aggressive. Yung kwentong naman. Kwentong ewan. Yung tropa kasi natin nagpasigat nun, kaya sobrang ano na ako, sobrang nadala na lang din ako. Yung tropa kasi natin na yun, makulit eh. Let mako yun eh. Parehas kayo yung duo ng makulit eh. Alam mo naman makulit, yan. Hindi ako makulit, ay, guys. Ay, naku po. Good boy to good boy. Alam sige, mo yan. Kwento mo yan. Ah, okay. Siyempre, kwento ko to, kaya good boy ako. Pero dito naman sa bottom, no, ito si Beastmaster, parang hindi niya siya masyado napipressure. Eh, yun yung role niya eh, yung magpressure ng lane. Pero si Faces Void, okay na okay lang yung pagpa-farm. Speaking of, mid lane dito, there is the Sleight of Fist Searing Chains again and again. Rainbow, grabe naman. Sobrang kulit, parang si Easy mag-Ember. Nadamay pa nga. Pero Ember Spirit natin hands down. So far, flawless yung game dito ng Ember Spirit. Yeah. So, wag lang umulit to. Magkakaroon ng madaling game. Siguro yung dark side, less mistakes. Pero mukhang bakbakan sa mid lane. Bakbakan nga. Ata, siguro dito sa mid lane. Pero finoforce kasi talaga nila na ipush tong mid lane tower. But there is the roar kinomit na dito sa Tiny Roger. Will die to the hands of Antares. Pero okay lang yun. Sa side ng dark side, free lane na to para kay Ramses, which is yung pinakagusto mo for your carry. Especially, meron siyang Hands of Midas. So, naparotate na yung Beastmaster sa mid lane, tinulungan. They've only got the Tiny. So, hindi nalugi yung dark side dun. Although, namatay Tiny nila, nag-benefit HellRaisers nga dun. Pero hindi pa rin sobrang worth it para sa akin. Ito, worth it to pag nakuha nila lahat ng stocks. Ito, naalala ko tuloy yung ano, yung meta na Aghanims. Aghanims na primal Beastmaster. Oh, may beast kasi dati hindi na siya ano, Beastmaster eh. Ano na lang? Animal Master. Animal Master. Pwede. Diba? Pwede naman eh. Oy, kasi top lane. Oy, the toss back at the Searing Chains and grabe naman si Rebel again and again, kahit saan sa mga pop napupunta na lang. At every time na gumagang siya, may napapatay talaga sila, ha? Yun yung meron sa Darkside. Sobrang galaw nila early stages. Knowing na meron silang Dead Prophet, Tiny, and meron din silang Hand of God for the sustain. So meron na agad silang early Guardian Greaves, which is dadagdagan pa ni DK Foga. So sino mag-i-Spirit Vessel sa side ng HellRaisers? Ayun na ang tanong, pero another question is, madidef ba nila? There is the fortification, Searing Chains on two heroes. There's the lift, pero makapag-fire remnant out pa naman. Yung Ember Spirit mechanism will be used. Pero si Suneko, hinahabol ng mga alagad nitong Beastmaster, pero okay lang. He's still healthy with that high HP pa naman. Going back to what I was saying, tingnan mo, ang daming heals na napoprovide ng, no, ng dark side. Yes. Hand of God, mechanism ng Death Prophet sa ngayon and yung possible Guardian Greaves nga. Then yung chain pa natin with the regeneration na napoprovide ng Divine Favor. So, feel ko, HellRaisers, kailangan isa sa kanila mag-Vessel or Rektas Kadi or Shivas at some point sa mid-game. Kailangan na kailangan yun or else maa-outplayed sila dito ng Dark Side in terms of teamfight na sobrang tagal. Napapabor din, of course, sa Dark Side. Yun nga kasi talaga para sa akin, kaya medyo tagilid ako pag may Medusa akong nakikita. Kasi once na malugi kasi yung team na may Medusa, mahihirapan sila mag-drag sa late game. Kasi sobrang aggressive na ito. Yun, ganun nga yung ginagawa ng Darkside dito. At yun nga sabi mo, they need that Skadi. Medusa is a hero that
will buy Ascadi din naman ASAP. Pero the problem is, medyo mahirap siya ngayon. So, I feel like kailangan muna siya kumuha ng, I guess, Maelstrom to boost out his farming capability. Kaso dito sa bottom lane, Ramzes, malilip dito. There is the overgrowth, pero makakapag-chrono pa naman siya dito. Rubik nga lang yung mahuhuli, pero he needs to go back kasi wala pa siyang damage. But Ember Spirit is here. No problem. There is the damage from Raybill. It's a double kill pa nga for this Ember. Grabe yung ano, parang ang desperate ng HellRaisers makabawi talaga doon sa mga kaninang kills na binitaw ng Darkside. Kasi sobrang nag-overextend sila dito sa bottom lane. Knowing na tier 1 yun, pwede makapag-TP lang dito yung Ember and yung Tiny. And that leads them to a bad team fight. HellRaisers medyo ano lang, nadala ng emosyon. Bugso ng damdamin. Ayun, gumalaw. Gumalaw, oy. Pero Sveo, gumalaw, gagalaw na naman yung dark side dito. Wicked sick na for this Ember Spirit. At grabe yung exorcism. Every time na on cooldown, gagamitin at gagamitin. Nasusulit nga dito ng dark side yung exorcism nila. And once again, HellRaisers not respecting the power of dark side. Nagtit-EP yung Rubik doon sa may tier 1. Little did he know, gagalaw at gagalaw dito yung Darkside. Magdadive at magdadive sila kasi as of this moment, lamang na lamang sila. Kahit Medusa pa yan, kahit mag 5v5 team fight, lalamang at lalamang dito yung Darkside. So they're not afraid to take kills, to take trades. At ayun lang, HellRaisers, masyado sila siguro nagiging overconfident para sa akin this game. I think ano na din sila eh, desperate na talaga silang makapatay. Kasi anong magagawa mo? Alangan naman, papapatay ka lang, di ba? Nagiging aggressive na din kasi yung dark side dito. So, syempre, they need to kill somebody din. At because of that, sila pa yung nababaliktad. Kasi at this point, wala pa. Hindi pa makakatulong yung carry nila eh. Yung Medusa, magpa-farm pa talaga. Yung Keeper of the Light naman, mapapasukan kasi siya ng Ember. So, or malalapitan kasi siya ng Ember. At sabi mo nga earlier, yung weakness kasi ni Keeper of the Light, pag nalapitan siya, sure dead na siya. Especially, this Ember Spirit is so farmed. Pero ito, LV, sobrang napahirapan nila Medusa. Pero 15 minutes still, Manta style available para sa Medusa. This might be a bad news sa dark side. Kasi in terms of late game, oy, Void mas mataas damage output niya. 1v1 matchup against Medusa. Okay, hands down. Void yan, totoo. Pero yung impact na nagagawa ni Medusa sa teamfight, mas gusto ko sa Medusa actually sa teamfight compared dito sa Void natin. Lalo na pag meron siyang Aghanims and Shards. Plus na sulit niya yung Stone Gaze. Sobrang bosset yun. Kasi parang disable na yun eh. Isipin mo, ang atras kayo, hindi niya siya haharapan na sobrang tagal na parang Chronosphere din. And yung Chronosphere natin, possible maging double-edged din yan. So, feel ko, mas maganda yung Medusa. Mas maganda draft ng HellRaisers state team dito. So, things are looking good so far. HellRaisers, mayaman naman yung Medusa kahit papano. May aasahan sila. Yun nga lang, baka tapusin agad yung dark side to, di ba? Oo, yun ang magiging problema nila. Pero of course, yung problem naman nila with that Void na Chrono, eh meron naman silang sagot doon. They have the Roar dito sa Primal Beast. So, pwede lang i-Roar si Faceless Void dito ni Primal. Pero okay, teka lang kasi makita nila. Siguro mong Rubik, there is the Searing Chains, the Avalanche as well. And Ramzes will get that kill. Yun lang. Naaligaw si Yantarzo. But that's okay, that's only a support. Feel ko gusto mag-ward lang dito ni Yantarzo for get a D-ward. Pero mid lane ito, tinutulak na naman. Buti si Solo andito eh. Ito na nga oh. Ayan, papasok na siguro si Raybell. They will try and take this mid tower, leaving armor to buy time at hindi pa nga mababasag because of that skill ni Trent. Napaka-annoying talaga na itong Trent. Yep, yung kanina sinasabi ko itong sa draft natin. No? Gustong gusto ng HellRaisers effect talaga yung Trent just because of that mid exorcism and yung ating chain units. Kung tutula kayo, okay, no problem. Ito, Nature's Grasp. At ito yung living armor ko. Madedeli at madedeli yung pagtulak nyo. Tinan mo, 18 minutes in, hindi pa basag yung tier 1 mid lane. At parang yung mid pa nga ng dark side, yung mababasag siguro dito. But there's 4-man smoke. Tago lang sa may gilid. Bale, protektahan lang si Medusa habang bumabasag siya ng Tori. At yun pa nga si. Sila pa yung unang nakabasag, HellRaisers pa. That should help. Yan lang. Pero, wait lang. Uy, nagkamali na Solar Bind si Kiyotako. There's the lift. Roger.
mabubuhay ba siya dito, but Beastmaster is there. Overgrowth, i-commit na. And yeah, Keeper of the Light with the damage. Nicely done yun para sa side ng HellRaisers. Hindi na sila nag-hesitate gamitin yung mga big ulties just to get those supports kasi alam nila na behind sila in terms of net worth. And siguro yung net worth kaya lang naman ganito kasi kung makikita natin, may item naman yung Medusa. Mayaman lang talaga masyado si Ramses. Kung tutuusin, kung okay lang naman net worth dito ni Ramses, kung swak lang din kabantay ng Medusa, feel ko hindi naman tricky ito. Baka nga 1k gold advantage lang ito for Darkside eh. Ramses kasi Midas, eh, nagkaroon siya ng magandang start. Kaya talaga yung network pabor na pabor dito sa side ng Darkside. But then again, Medusa mayaman. Mayaman si... Bumabawi na kasi. Bumabawi. Ayun, bumabawi na si Medusa. At saka, meron na din siyang Manta and he's going for the Skadi. And I think pag nag-Skadi na to si Medusa, medyo mahihirapan na silang patayin yung Medusa kahit sabihin natin mayaman si Void. Kasi... Alam naman natin, Medusa, tapos pag hindi mo pa masali sa Chrono, yun si Keeper of the Light. Pero teka lang sa mid lane, nabigyan pala si Rubik dito. And after that kill, they will go for a smoke kasi alam na nila yung positioning ng HellRaisers dito. Makikita ba? There's the blink in, but it's too late. They're under the protection of the Tier 2 tower. So may mahahabol ba is the question? Wala naman siguro na. Ito, yung sinabi natin kanina, no, ang daming sustains ng Darkside, which is nagkatotoo. Kailangan nila talaga dito ng Rush Skadi na Medusa. Kasi ayun lang so far yung way nila to deal with the sustains na meron dito yung side ng Darkside. Wala sila may Vessel Carrier, yung Keeper of the Light. Pero hindi ko alam kung sasapat yun kasi ang daming may heal up ng Chen dito, pati ng Guardian Grid. So, tignan natin. Nag-Vessel ba yung Keeper of the Light? Parang hindi ko pa nakikitang... Parang wala akong nakitang Vessel na binitaw. Walang nagre-red. At saka ano, hindi pa tumututok sa Keeper of the Light so far. Pinapakita siya sa camera though, pero hindi yung issue di parang bihira lang kay Kiyotaka. Hindi ata siya nag-vessel. Pero... Oh, ganun man. Ang yaman, Diyos ko. Ang yaman. Ang yaman nga nito eh. Pero okay lang kasi at this point, makukontest ba nila to? Hindi na, no? Mahihirapan sila. Meron kasing Exorcism and Chrono eh. Yun yung magiging problema. Pero HellRaisers alam nila na nagro-Roshan na yung Dark Side. And they will try to contest kasi papunta sila dito sa Rosh Pit. Pwede. May Stone Gaze sila. Pwede nang labanan to. But I think it's too late. Oo, too late na nga ata. Ayan na, Stone Gaze. Pero wala na. Tapos na. Ramses will get that kill. There's the heal from the Chin. But Medusa, mawawala na siyang mana dito. Sobrang ganda naman ng Chrono ni Ramses doon. And Medusa, mahihil pa naman. Pero wala na, mamamatay na yung Rubik natin. As well as the Medusa, that's two heroes down. Hahabulin pa nila si Meiro dito. And he needs to run away. But how can he? That four heroes dead for HellRaisers. Walang magagawa. Keeper of the Light will just TP out. Ayun lang, Idol Lord. Napilit ka na HellRaisers. Kaya naman nila nakita natin. But it was too late. Nakuha na ni Ramses yung ages doon mga tropa and sayang lang medyo na late ng konti yung Stone Gaze natin. Kung nagkataon na perfect yung Stone Gaze dito ng ng HellRaisers, I'm pretty sure na mag-out si Ramses doon sa HellRaisers doon sa team fight natin. Magda-time out muna siya, wait for the Stone Gaze. So hindi tayo magkakaroon ng Chronosphere on to 2 doon kanina dapat sa team fight. Kaso nga lang it's too late, nakuha na yung ages kaya si Ramses sumobra yung tapang at nagawa pang bumaling sa team fight. Nakakuha pa siya ng magandang Chronosphere and free hit yung Mumu ni Death Prophet plus yung Ember Spirit. That's why Darkside were able to win that fight. A second too late, kumbaga, for HellRaisers. A second too late, oh, sayang. Oh, sayang for them. Pero ayun na nga, no? Because of that, 17-3 na yung kills natin, guys. And it's a 10k gold lead for Darkside. Meron pang Aegis si Faces Void dito. So, pwedeng-pwede pa silang gumo. Pero grabe naman pala si Rebel dito. Kahit wala siyang tropa. Okay. Hindi naman siya natatakot. Kasi meron naman siyang BKB na din. And Fire Remnant para tumakas. Yep. And Ramses, gusto ko lang i-comment yung Manta Steel dito ni Ramses. Ha? Kasi sa laro na to, hindi mo kailanganin ng BKB. Not unless, magkaroon na ng mga hexes dito yung side ng HellRaisers, di ba? Yung mga hex, ganyan. But as of this moment, spell lang kailangan mo eh. Sa Solar Bind, doon sa Overgrowth, di ba? So, maganda itemization for Ramses is... Uy, naku po! Nagtitipin na! Nahuli pa! With the Sleight of Fist, Searing Chains! Thank you, Otaka! Goodbye!
Grabe, Rebel doon ah. I think they do have the vision din naman. Meron ba? Walang vision doon, walang vision doon. Pero usually kasi kapag meron kang trend or meron kang keeper of the light, lagi may magde-defense at tier 2. So, siguro dark side, knowing na okay, may trend and kotol, baka meron doon nagtatago sa ano sa gilid, then may mag-illuminate bigla or mag-nature's grass bigla. So, try pa rin natin. Pero ayun, nakita. Eh, side of fist pa naman. Kahit saan mo naman itutok yan. Pag may hero, kahit wala kang vision, makikita at makikita mo, di ba? Pero the good thing naman for HellRaisers is medyo... Uy, akala ko nakita. Akala ko mag-avalanche. Pero yun nga, medyo malakas naman sila in terms of high ground. Mm-hmm. They have the Keeper of the Light with the Beastmaster din naman as well as Medusa. Pero walang hinahabol na hindi maaabot yung... Hindi maaabutan yung hinahabol. Pero, ano ba to? Chen? Hindi siya nag-Reeves. Ah, si ano? Kasi si Death Prophet Death meron Prophet, na. Death Prophet na yung nag-Reeves. Okay, okay. Which is siguro gusto ng Chen. Yung mga Chen players kasi natin playing around the sustain eh. Pag si Kuroki nag-Chen, ganyan din yan eh. Or yung version to ni Kuroki is in Solar Crest type. Aura type, Vlad, Solar Crest, Four Staff, Glimmer. Ganun si Kuro minsan mag-gen. So, I think okay to. Total Dead Prophet gusto niya mag-survive. Guardian Garibs pa nga. So, yung chen natin, it's gonna allow him to build more. Kasi itong position 5 na to, isa siya sa mga support na kaya talaga mag-farm eh. Kasi meron siya sariling unit, di ba? Bali, may tatank sa mga creeps. Yep, may tatank. Siyempre, may damage din naman niyan. And, so plus assist gold. Kapag nag-heal ka ng Hand of God, automatic ka. Meron kang plus gold basta makapatay kayo. Ah, so assist na din yun. Assist yun. Yep, kapag nag-heal ka. Kapag hinil mo yung kampi mo, sabay nakapatay. Pero 43 seconds left dito bago mag-expire yung Aegis. And the fortification will be used by HellRaisers to buy time. Kaso I think mababasag na nga ata yung tier 2 tower. Kailangan lang nila talaga basagin. Kasi merong trend. And yan ang ayaw mo. Pag bumabasag ka ng Tore, ayaw mong iwan yan kahit sobrang low HP. Kasi pagbalik mo niyan, full HP na naman. True. Kung mag-commit sila dito, dapat fully committed. Yes. Maga. Fully committed. Kaso, hindi na ata sila mag-commit dito sa tier 3 kasi expire na din naman yung Aegis. And I think mahihirapan na din sila mag-high ground dito. Pero taga lang, na-roar yung tiny nito. There is the Hand of God, but there's a lift from the Rubik. Roger, though, magsusurvive pa naman siya dito. So kailangan na nilang tumakbo. And I think wala namang mamamatay dito sa clash na to. Meron ba? Hindi pa natatapos? May exorcism pa si DK Foga. So hindi pa siya masyadong natatakot. Pero time walkout na lang ang gagawin ni Void. And I think pwedeng-pwede pa siya mag-chrono. Dadalawang isip nga lang. There is the lift. Void though, kailangan niya mag-ingat-ingat. Kasi wala na siyang Aegis. Ang pina-dapat iwasan dito ni Ramses, kailangan masama niya sa Chronosphere yung Keeper of the Light, pansin ko. Or yung Trem Protector. Kasi kapag merong naiwan dito sa isang to, isa lang Manta style mo, at mababosad ka inside the chrono, may blinding light, may OG, so mamimili ka kung anong i-dispel mo doon. So, dapat masama tong dalawa sa Chronosphere ay natin inaantay ni Ramses or at least get the Medusa. Kasi wala siyang BKB dito. Kahit mag-Manta style ka, pag naapag-Stone Gaze yung Medusa, baliwala rin yung Chronosphere mo. So, ano yun? Parang trigger discipline, kumbaga, kaya Ramses. Pero, tingnan natin kasi mag-i-smoke play na dito yung Dark Side, eh. Baka gusto na nilang gamitin yung Chronosphere and probably try to end the game or dagdagan pa yung kalamangan nila dito. Siguro malabo pa siguro na matapos nila yung laro. Pero yun, maybe kill one or two heroes at makakuha. After that, kukuha sila ng isang barracks. Pero yun nga, no, kanina kaya gustong-gusto talaga nila mag-push pa sa baba kasi ayaw nilang iwan. Bali yun, sabi mo, fully committed na. Kaso may natira pang sobrang liit na HP ng tier 3 tower at hindi pa sila nakabasag doon. Medyo mahirap na din kasi lumaban ka pa ganun. Parang point of no return. It's either matutulak nga talaga natin yun or mapapalaban tayo, which is doon sa case na yun, medyo makitid yung daan. So magbe-benefit dun yung Trend Protector natin doon sa ganung klaseng teamfight. And on top of that, lamang din dito yung HellRaisers sa vision. Meron silang Beastmaster and meron nga Stone Gaze plus Mystic Snake. So kahit paano may magagawa dito yung HellRaisers doon sa bottom teamfight sana natin. That's why Darkside showing some respect
sa draft dito ng HellRaisers. Kahit na lamang sila, of course, hindi na natin papabawiin. Tamang discipline gaming lang, guys. Yes, discipline lang. Pero, syempre, Darkside. Maghanap sila ng patayin. They do have the double damage available dito sa Faceless Void. So, additional damage na din yan for his, syempre, pag nag-chrono siya. So, we'll see kung gagamitin na ba yan na. Maghahanap na ata sila si nang mapapatay dito. Ay, pag magsiskadi din. Linkens. Ah, Linkens. Okay. Ay, hindi. O nga, Skadi. Ay, Skadi nga pala, siya, diba? Sabi mag-Linkens. Oo, bow na. So, 4-man smoke for HellRaisers and they're trying to find somebody. Kaso, kailangan lang mag-ingat-ingat. Kasi, ay, si Void. Si Void, pwede nila ma-burst to. Pwede ba? Kaso, nag-time walk pataas eh. Yun lang. Medyo filled yung smoke attempt dito ng HellRaisers and kapag nakakuha na ng Lincoln's Fear dito yung Void, I think this is over. Lalo na yung Medusa natin, hindi pa nakakeep up sa farm ng Void. Mayaman siya, yes. May item siya, yes. Pero hindi sapat yan para manalo up against this over-farmed na Void. Lincoln's Fear lang sagot dito. Plus yung Manta style niya. Meron na rin siyang stats, meron siyang Skadi. So I don't think mamamatay pa si Ramses dito. Maliban na lang kung sobrang umasim or mag-overextend dito si Ramses. Pero yep, given the situation, win condition dito para sa akin ng HellRaisers, kailangan ma-prolong nila yung game, try to smoke up, get some pickups para ma-delay yung mismong game. Kasi may pandipush naman sila, may Keeper of the Light, may Trend Protector. Just drag the game, guys, para makahabol yung Medusa in terms of net worth. And also, Hex ng Keeper of the Light. Kailangan ng Keeper of the Light ang Hex. Yan, pwede yung Hex na yan. Kasi even if may Lincoln Spear, si Void, marami naman silang pantanggal ng Lincoln eh. Uh-huh. Yun nga lang ang problema nila is, syempre, pag natanggal yung Lincoln, baka makapag-react, makakrono na. But again, there is the Roshan. And second Roshan will be taken again by Darkside. Hindi na i-co-contest ng HellRaisers to. Kasi ayaw na nila matulad nung kanina na sila pa yung naubos when they tried to contest this Roshan. Si Dahaw dito mag-mimilner ah. Oo eh. Usually, pag ganito may Skadi ka, okay, nag-mailstorm ka and all that. Pero, parang feel ko third item niya or fourth item niya, kailangan makapag-satanic na ata siya dito eh. Isa rin satanic or silver edge para sa akin. Crit, gusto mo yung crit, gusto mo makapag-position na maayos using that invisibility. Eh, pwede mo ma-break yung time lock. Kaso, maulin na. Yung tiny dito and Roger will die. Medusa yung nakakuha doon. Pero si tingin ko naman, no, okay lang din naman yung Maelstrom. Siyempre, if you're up against Chen, na maraming okay, mga alagad. So, pwedeng-pwede mo mapatay lahat ng alagad niya. And also to pampabilis ng pagfa-farm niya. Kasi sa ngayon, sabihin natin second siya sa net worth, pero kailangan pa rin niya mag-farm ng mas marami pang item. Eh. Kasi kung i-compare mo siya sa carry ng kalaban, which is si Void, na sobrang yaman na. So, yep, isa yun sa mga ano, yung sa mga side siguro na feeling ng Medusa much better is to clear yung chain units using that Maelstrom. Yeah. Pero pwede siyang mag-backfire on the other hand kasi nga behind sila. So marami siyang items na kinakailangan. One of that is one of those is Satanic. Kailangan na kailangan niya and Butterfly para sa akin. Kaso wala eh, tag-hirap yung Medusa natin. So tamang Maelstrom muna. Kaso mahal kasi yan. See, mang mahal ng mga items na kailangan ni Medusa. Inflation, pare. Inflation is real nga, no? Pero si Solo pala na may bibigyan na dito. And I think eto na yung time na magpupush ng Tier 3 again. Try again yung gagawin ng Darkside dito na kunin yung Tier 3 dito sa baba ng HellRaisers. Kasi earlier, hindi nila nakakuha eh. At eto na, sure na makukuha yung Tier 3 as well as the Barracks maybe. Exorcism, kinumit na naman dito. There's the Searing Chains, pero ayan, time walk in. Kaso nga lang na-hex yung kuya mong Void and Medusa. Madi-disarm naman. There's the Gaze, but Prono dito kay Beastmaster. And Beastmaster ba, mamamatay na ko po. Nabuhay pa si Beastmaster at naging bato pa si Faces Void. But it's okay, he does have the Aegis. There's a clone stolen by Rubik, but they toss back to save this DP. Kaso nga lang na-hex na naman ulit. There's the Force Stop, mabubuhay ba? Makapag-time walk out pa naman. And it's okay, after all those kills, wala pang namamatay. Ito na,
unang mamamatay dito is the Rubik as well as Beastmaster, but it's already a triple kill for Raybel. Two buybacks will be committed by HellRaisers. Kaso grabe, nangungulit lang yung point dito. Kaso nga lang, the tossback is not enough to save this Void, and Void will die without a buyback. So pwedeng-pwede pang humabol. Okay, may toss din si Rubik. But I guess Roger, he does have that blink out one more second, pero maaabutan pa ng Hex, and I think he will die nga. Medyo masakit na din yung right-click damage netong Medusa, and it's a double kill for this Beastmaster. Yan, kita mo yun. Kaya siguro, mapapaisip to si Ramses. BKB o Linkins ba? Sobrang importante ng dalawa ngayon, knowing na may Hex na dito yung Keeper of the Light. Yung sinasabi ko kanina, Hex is the key para sa HellRaisers, which is kamundigan na mamatay agad si Ramses. Hindi na dapat siya magtatagal yung nakapag-time out pa nga, na-toss back pa nga, pero napatay naman kahit pa paano. Pero ayun nga, Hex yung kalaban dito ni Ramses, and as well as this Ember Spirit. Kailangan nila mag-ingat. Kaya kanina, kahit lamang na lamang sila nagro-roshan, kahit lamang na lamang sila, hindi nila tinutulak yung tier 3 bottom lane. Kasi kahit pa paano, may damage eh. Yung side ng HellRaisers eh. Nakuha lang ng Rubik natin yung Chronosphere, free-hit yung Medusa, andun yung damage. Diba? Mjolnir, Iskadi, plus the Manta, andun na talaga damage ng Medusa natin. So commended din yung Rubik dun for stealing that Chronosphere kahit pa paano, na-delay yung Death Prophet dun sa teamfight natin. Tingin ko talaga kailangan niya ng BKB kasi yung Hex eh, yun yung nakapatay sa kanya twice, di ba? Dalawang beses siya na Hex, and yun ang naging problema nila with this Keeper of the Light. So, tingnan natin kung ano yung magiging sagot ng Darkside dyan, kasi alam na nila may Hex, and even if dalawa yung buhay ni Faces Void, eh, nahirapan pa rin sila. They got the Tier 3 and the Melee Barracks, pero still, I think kung gusto pa nilang magbasag pa ng isa pang set of rocks, then they need to do something about this Hex sa Keeper of the Light. Yep, kailangan na kailangan yan. Pwede mag-backfire sa'yo yung BKB, although maganda BKB kasi automatic di ka talaga mahe-hex doon sa duration. Huwag ka lang maunahan. Speaking of maunahan, possible na possible yan kasi Keeper of the Light. Sobrang taas ng cast range ng Keeper of the Light. So, kailangan maging maging careful dito si Ramses sa itemization niya kung gusto nilang ma-close out itong ating game. Linkins ba or BKB? Nakadepende yan sa approach ni Ramses. Nakadepende yan kung gaano kaingat si Ramses. Kasi kung gusto mo yung sobrang ingat, Linkins ka eh. Okay. Linkins ka kapag sobrang ingat. Kasi meron ka Manta style. Meron ka Linkins. Yung Hexes natin, may time mock ka, meron din siyang shred. So, makaka-out talaga siya. Maiiwasan yung instant Hex. Meanwhile, kapag nakapag-BKB ka, kailangan maging maingat ka lang doon sa mga point wherein mauuna yung Hex bukod sa bago BKB. Diba? Andaling patayin ni Ramses as of now kapag naunahan siya. Yes, at kitang-kita natin, dalawang beses siya namatay doon, guys. So, ngayon, we'll see kung magiging ganun pa rin ba yung next clash. But of course, nakita naman natin Darkside dito. I think they're just waiting for this Roshan to respawn kasi alam nila na kahit lamang sila, pag wala silang Aegis, possible naman sila yung mauubos dito sa next clash kasi nakakabawi na din yung Medusa. Ito na, nagkaka-item na si Medusa eh. Aha. BKB available sa Medusa. Of course, it's a BKB game. Kalaban mo, Ember Spirit, may Chains, Spirit Siphon, Avalanche Loss, and Dilation na pinaka-ayaw mo. So, sobrang ganda ng BKB para dito sa side ng HellRaisers. Total, may BKB na dito sa Medusa. Medyo mahirap i-aim yung Medusa knowing na wala tayong follow-up doon sa Chronosphere. So, I think pinaka-best target talaga ng Chronosphere would be the Treant Protector and yung Keeper of the Lights. Siguro, first prayo, yung Keeper of the Light, may manta ka naman para sa Trent. Pero at the same time, isama mo na yung Trent kung kaya. Pero siguro di naman magdidikit yung dalawang yan. Uy, kaso speaking of Keeper of the Light, makikita nila si Keeper of the Light dito. There is the Hex committed, but the Sleight of Fist and Searing Chains, Fire Remnant in. Masa silence pa, and there's a toss, and I don't think mabubuhay pa nga si Keeper of the Light. Kiyotaka, goodbye. Goodbye nga talaga. Gusto nyo lang naman tumulok ng sideline eh. Damot naman Darkside. Kasi niya lang, yung sa mga mid lane kasi nababansin mo, usually, sila yung tumutulak talaga ng side lanes. Lahat ng mga mahihirap itulak na lanes, sila yung tumutulak knowing na yung capability nila na tumakas o miskapo. Diba? Keeper of the Late yan, of course. So, tama tulak lang ng side lane. Pero, ayun nga, napahamak pa, na-hold up pa. Kumbaga. Natula siyang buyback dito. So, that's 30 seconds. And 30 seconds is a long time. Especially if you're playing Dota at binabasag na
yung tier 3s nyo. Pero of course, they will try and buy time for this Keeper of the Light to respond. So nga lang, yung Mumu na, yung Exorcism na yung nagdi-deal ng damage dito sa torre, there is the time walk in, pero he does have that Aghanim Shard, so makakapag-reverse time walk naman siya. Kaso, naku po, nakapag-toss! Pero it's okay. Meron namang BKB, si Medusa dito, and si Tiny pa yung mabibigyan doon. Hand of God, a little too late, hindi masisave. Matagal to. Matagal pa tong game na to. Feeling ko kay Roger, nadala siya ng bugso ng damdamin na naman dito. Ayaw na ayaw mo matoss back yung Medusa, not unless, kaya niyo talaga siyang patayin. But with the BKB, and yung Stone Gaze, wala, nagsiatrasa na dito Darkside, and namatay nga si Roger doon, and Keeper of the Light boy na. So medyo magiging mahirap na naman yung pagtulak dito ng Darkside. At saka, wala na. 40 minutes na tayo eh, papunta na doon. So alam naman natin na in terms of like late game, mahihirapan na talaga yung dark side dito. Medusa, bumabawi na siya. As well as Keeper of the Light, meron na din siyang mga items na kailangan niya. Beastmaster din. So parang marami na silang pang-control, kumbaga dito kay Ramses. So, I think they just need to wait for the Roshan eh. Pero syempre, HellRaisers, hindi nila hahayaan yan at magsusmoke sila. So nga lang na-break. Na-break ni Ravel yung Sod. Uy, kaso, mahuhuli pa nga ata nila dito. Si Rubik, he will just force tap out. But there is the Chrono on three heroes. Pero na-hex yung play face this Void. But it's okay, there's the damage from the Sleight of Fist. Mahuli din lang si Solo dito. Overgrowth will be committed. Pero nakapag-BKB naman si Rabel. And that's double kill for this Ember Spirit. Si Medusa na. Ito na si Boss. Yung gusto nilang patayin. Pero makunat yung final boss. Medyo mahirap. Mahirap nga yan, pero dalawang support, walang buyback ha. And sobrang importante na itong Rubik and ng Trend Protector natin at this point of the game. Sila yung magsisabing D-push, yung Fadebolt, yung lift na kinakailangan nila, yung pang-save na meron dito yung Rubik, yung Nature's Grass and Living Armor, sobrang crucial na ito. Pero buti na nga lang, hindi tutulak yung Darkside. Magro-Roshan sila instead. So gusto nila ng free ticket to push the high ground. Mas gusto mo yun, di ba? Mas safe ka na tutulak, di ba? Oh, tsaka kanina, ang ganda din ng pag-hex nito ni Kiyotaka. Kasi kahit maganda yung Chrono ng Faces Void, wala siya nagawa. No? Tumatakbo lang siya. Kasi naging animals. Naging baboy siya. Pero eto na nga, third Roshan, again, will be taken by Darkside at Aghanim's Blessing yung nakuha nila for this Faceless Void. Ayun lang. Nako po. Good luck talaga. Di na makakapag-blink out yung Keeper of the Light because of that Aghanim Scepter. Aghanim's Blessing. Ay, nako. Pero, uy. Aware sila. Wala, ang tapan ng ano, ng HellRaisers dito. At sa bagay, walang Vision yung Darkside. And wala silang Chronosphere. Pero kung may Chronosphere na exo yun, nako, HellRaisers. Uy, uy, uy! Pero there is the lift at makakapag-manta pa naman. Pero Ramses, pumapalag kasi wala siyang damage na nababawas. Actually, wala siyang HP na nababawas dito sa Medusa. Oo, meron na rin kasi nga niya, cloak eh. Pero good thing, meron namang MKB. Oo, dito meron yung Phoenix Void. Pero wala eh. Medusa, so tanky bro. Mana shield bro. True. Kailangan mo muna ubusin yung mana bago mawala. Or yung HP naman yung mababawasan. Pero ito na, 7 seconds na lang. Meron na silang Chrono and Exorcism. I think pa-cooldown na din ata. Uy! Look, grabe ang tapang naman ni Rubik. Oy, Aghanim siya. Ayan na, ito na yung Sleight of Fist, Searing Chains. Ito, makulit ka pero makakapag-time walk out pa yung Rubik natin. Pero tingnan natin kung makakapag... Oh no! What the heck was Antares with the Blaze! What? Sasabihin ko na sana time walk pero Fire Remnant. Men, kapag nanalo HellRaisers dito, for sure highlights yun ah. Highlights talaga yun! Highlights yun kung nanalo pa yung kung mananalo pa yung HellRaisers dito. Solid. Partida, wala pa siyang ano nun, Aghanims. Kung may Aghanims yan nun, pwede. Kasi dalawa yung mananakaw mo. Pero yun, ano lang ah, pure... Kala ko aantayin niya yung time walk, pero na-realize niya siguro, ay matagal na to. Di Fire Remnant to. Ayan. Grabe naman. Kala ko mamamatay na si Rubik eh, kasi ang kulit niya nun eh. Ano, nagta-time walk in siya dun sa sobrang daming hero. Pwede naman yun sana. Kung walang Ember siguro na makakahabol. Inaabutan siya. Buti nilang kamo, nagamit yung Flame Guard, Side of Fist.
before, ande, nagamit na yung flame guard side of his before siya mag-remnant. So yung pinakauling nakuha doon ni Rubik is yung ating ano, yung tawag dito, yung ultimate. Yung ultimate. Uh-huh. Yep. Natali yung Rubik doon kapag searing chains nga 'di ba yung Ember Spirit, and then nag-remnant in pa uli siya doon sa Rubik natin. Uy! Pero oh, pero there's the Chrono, pero again with the Hex Lotus Orb, anong magagawa? Mapo-force stop palayo pa. Nagkasalisi. Ang kulit ng dalawang 'to ah. Pero ayan na nga, no? Even if they have the Aegis and the Cheese, nahihirapan pa rin sila. There's the Roar at parang mabuburst down ba nila. Hand of God will be used. Hindi na makakapagmanta because there is the Hex and Aegis will be pa. Pero samantala sa likod naman, si Rabel yung pumapatay ng lahat doon sa double kill. But there is the buyback from the Trent as well as the Rubik. Pero BKB pop from Mero at magpa-fire remnant out na lang si Rabel dito. So na-force na niya yung buybacks ng supports. Ganda na ginagawa ni Rebel dito. Alam niya na all hands on ano eh. All hands on Ramses. Kaya yes, ginagawa niya, tumatalo siya sa ano, sa backline. So, may na meron naman siyang BKB. And Beastmaster lang so far yung makakapigil sa kanya. Which is meron din naman siyang kaya, Sanj. No problem. So, feel ko, Rebel, understanding na sobrang importante ng supports ng HellRaisers. Kasi kahit Medusa yan, kahit Keeper of the Light yan, kung wala yung mga supports dito ng HellRaisers, sobrang hirap manalo sa teamfight na ito. Kaya si Rebel dito, tamang backlanes lang. Ayun yung fina-focus talaga ni Rebel para maiwasan nga yung mga pambuboset ng Rubik, yung mga Lift, yung mga Nation's Grass and OG natin. Alam naman kasi may pag-1v1 Ember din sa Medusa, no? So, wala akong gagawa yung Ember sa Medusa. Pero tingin ko, mas maganda siguro kung... Maganda rin ginawa ni Rebel doon, ha? Pero feel ko, they need to kill this Keeper of the Light first. Kasi doon talaga naboboset si Ramses eh. Every time na magkokrono siya or magta-time walk in siya, di ba, nahihek siya palagi. So yun ang nagiging problem nila dito. Kaya si Ramses hindi makakapag-free hit or makakakill ng isang hero even if nag-commit na siya ng Chrono because of this Keeper of the Light na Sight of Vice. Two hours yung pinaka-target na ngayon, yung pinaka-pry ng Chronosphere. Best candidate is yung Keeper of the Light. Siya yung top 1. Top 2 siguro yung Medusa. Kasi kung hindi rin nila masasama yung Medusa, pwede na siya mag-stone gaze eh. Stone gaze in lang, sabi kahit pumasok ka sa Chrono, wala kang pake kasi may stone gaze ka. So, Medusa and Keeper of the Light, pag ito dalawa nagsama, inside the Chronosphere, siguro HellRaisers dapat nakabahan. Kakabahan? Actually ngayon, feel ko nga kahit 27k gold lead na to, doesn't matter kasi nakikita natin kung gano'n nahihirapan yung Darkside sa pagpupush ng tier 3 tower ng HellRaisers. Pero I think meron atang magkakakitaan dito. Clash ba? 5v5? Possible. Pero kaya ganito network natin kasi mayaman si Ramses eh. Which is yung pinakamayaman sa Darkside. Kayang patayin ng HellRaisers. Yes. Kaya kahit na 28k gold to, okay, may advantage yung Darkside, pero winnable pa rin to for HellRaisers. Ang pinaka-importante na ngayon is yung execution ng skills nyo and yung buyback plays na pwedeng magawa ng both teams natin. Mm-hmm. Pero, of course, Darkside, wala. Hindi, naiisip talaga nila na hindi natin kaya pag walang Aegis kasi once na mamatay si Ramses, sobrang hirap na for them. Pero magkakakitaan yung two teams dito. High ground advantage for HellRaisers pero hindi maging maasim yung dark side maybe. There is the blink-in and the toss back. Si Dasak magbibigay-B man naman. Pero there is the time walk-in and the Chrono. Pero mamamatay na yung dalawang supports. These are buybacks from the supports dito. And sa 3 versus 5, pero mamamatay din naman si Tiny kasi nahuli nila si Dasak dito. Pababa na yung mana. At wala ng mana. Wala ng HP. Ayan na, double kill for this Ember Spirit as well as the Void. Ayun lang. This time, pwede na yung tossback na ginagawa ni Roger kasi sobrang isolated na yung Medusa. And at the same time, si Rebel naka-position na. Si Ramses nakapag-Chronosphere on the backlines. Lahat perfect setup na yun for Darkside in order for them to win the fight. So that tossback is a very clean tossback from Roger. At nagawa nila ma-isolate yung Medusa. Na-force agad yung, BKB. Yes. And yung Stone Gaze eh. Oh, oh. At malayo pa yung mga kasama ng Medusa doon kasi nga doon sila sa backlines dealing with the Ember, dealing with the Faceless Void. So, maganda. Yun talaga ang naging plano nila eh, na
si Medusa ipalayo mo sa team nila at ikokrono ko yung nasa likod. Kabale parang Tiny, ikaw nang bahala sa Medusa, ipalayo mo siya and Ember and Void faces Void. Yung bahala sa backlines. Oo, at ganun nga yung nangyari. Kaya nakakuha sila again ng melee barracks dito and a tier 3 tower. Siguro pwede mag-iba yung takbo ng hangin dito kung hindi nalugi early stages yung HellRaisers and at the same time meron silang Guardian Greaves para maka-recover dito sa teamfight natin or para tumagal man lang sa teamfight. Kasi yung backline sobrang dali lang patayin ng Trent and Rubik ngayon. Yes. Diba? Isang searing chains lang ng Ember Spirit, for sure mamamatay Rubik and yung Trent Protector natin. So, at some point kailangan din talaga dito ng, ng HellRaisers ng save eh. Pero ito, going for Divine Reaper, last hope ng HellRaisers tong Divine. Wala kasi pag naubos sila, ganun na din naman eh. Pero they're going for a smoke, ayaw na ibigay yung Roshan dito. Pero makikita at naka-ready na yung Darkside, mahihex si Tiny. But it's a BKB pops from Beastmaster as well as this Medusa. At kailangan lang mag-back, but Rubik mahuhuli na naman, 60 seconds, wala. Pero time walk in, mahuli ata nila si Solo dito. This Trend Protector, he needs to run away. Pero samtalang sa top lane naman, nako po, mahuhuli pala ni Ramses si Solo. And that's two supports down again for HellRaisers. Ayan lang na naman. Yung Medusa natin nakapag-BKB Stone Gaze, hindi niya nasulit. Hindi niya napalo doon sa teamfight natin. More on, parang defensive na lang yung paggamit niya ng BKB and Stone Gaze. Eh. Diba? Wala na, nag-atraso yung dalawa. Actually, Death Profit lang yun nandun, pati yung Tiny. Ay, yung ano, wala na nga Tiny kasi, hindi, pumasok yung Tiny doon, nandun, pero nakataas naman yung Tiny, pumunta siya dun sa backlines. So, yung Death Profit and yung Chen natin for the Stone Gaze, tinakbuhan lang yung Medusa natin. Oo, tsaka, again, for Roshan, ito, complete na to. Meron na lahat. Lahat ng drops ni Roshan. Andito na, available na for Darkside. And there we go. There is that exorcism. At tingnan mo naman. Nanonood na lang yung HellRaisers kasi alam nila na mahihirapan na talaga silang mag-defend. But of course, puso pa rin. Mega Creeps though will be secured by Darkside. And they're going for the Tier 4s for a Fire Remnant in with a Sleight of Fist, Fire Remnant out. Ganun-ganun lang kabilis for Rabel. Pero samtalang trabaho lang yung ginagawa ni Death Prophet dito. But there is the Chrono, but nice roar to hold this Ramses. Pero makakapag-time walk pin naman siya. It's okay, he does have another Chrono. And there we go, it's Rubik down as well as this Beastmaster. Walang buyback. There's a buyback from the Keeper of the Life though, but Aegis will be popped. Kaso, another Exorcism. Andito na naman, but naku po, nakapag-over. Overgrowth, sobrang ganda sa may likod. But what can Solo do? Eh, nakuhold na yung carry niya dito. 2 versus 5 ang gagawin ng HellRaisers. But I don't know how would they defend this this Ancient. Grabe ang kulit naman ng Roger. Doon pumapasok na sa Fountain. Pero ayan na nga, no? Another Glyphnir. Avalanche and the toss, pero there is the silence at grabe ang hirap patayin ng Medusa pero wala ng mana and there we go, Medusa will die without the buyback and it's a GG for HellRaisers and 39-10 ang ending score natin with a 62k gold lead for Darkside. Naku. Grabe, Ramses got, pero aside from Ramses, feel ko ang pinaka MVP sa akin dito. Kung hindi si Roger, yung Ember Spirit, sobrang ganda yes, naging Ember. Buhay ng Ember Spirit dito sa game number 1 natin. Siguro kaya siya nagkaroon ng magandang game. Walang instant catch nga talaga HellRaisers. They have to buy Hex. And aside from that, nabigyan siya ng magandang early game. Lahat ng mga rotations dito ng Ember Spirit natin on point. 20-0 on the Ember Spirit. Grabe and naman. Isa pa siguro sa nagpanalo sa dark side dito is yung bottom lane natin, which is si Ramses. Hindi siya nalugi talaga kay Miero. Hindi nasulit ng HellRaisers yung Power Spike ng Beastmaster at hindi nila na-own yung Faces Void. That's why Ramses is having a good time. Meanwhile, yung Medusa pressured out. So tingnan natin kung anong adjustment yung gagawin dito ng HellRaiser in order for them to bounce back on game number 2. Meanwhile, Darkside, one game away actually from winning the series. So tingnan natin, Darkside, HellRaisers for the game number 2. I mean, who knows? Everything could happen. Sa pagbabalik namin dito sa KuyaNic WXC page, huwag kayong aalis guys. Kami ay magbabalik pa. Good morning sa inyo lahat. See you.